ang risk na na hindi mo kayang i-manage ay yung isasagot sa'yo nung pag-aaminan mo ng pag-ibig mo. Hindi mo makakontrol yung sagot niya. Gagabi. Oo. Pero, oh, diba? Nakakontrol mo, nasa control mo yung reaction sa kung ano yung kung paano mo tatanggapin yung isasagot nung nililigawan mo. So yun. Oh, diba guys, interesting yung topic natin. So hello everyone. Kamusta? Hello. Hello. Kamusta? So as of this recording, nasa Pinas pa ako. Pero baka next month, nasa Singapore now. So, iba na yung background ko. Di na umamin, na umamin sa... Basta yan. I don't know kung kailan ko ipopost tong video na to. But hopefully, ay nakarating ka ng safe and healthy sa Singapore by the time na na-post natin tong video na to. Alright, so welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth Archie channel. And for today, ano bang pag-uusapan natin? Si Adriel yung nag-suggest ng topic natin eh. Because we're currently in an economic downturn, so I guess it's time to discuss how do you manage your risk, no? AKA basic risk management tayo ngayon. Okay. So risk management, kung kailan lumulubog na yung bangka, saka mag-usapan ng risk management. Wow. Why not, di ba? Plug sige the na hole. Go. Oh, kasi I think some people are still clueless of what's happening. Alam mo yun. And so, they are not taking care of their finances, feeling nila. I know a lot of people actually na feeling nila, hindi, matatapos na naman tong pandemic na to in a few months. So, they are not taking steps to manage their risk pagdating sa pera nila. And of course, kahit na may lumabas sa vaccine tomorrow, hindi naman ibig sabihin, meron na agad tayo. Next week, normal na ang economic conditions. Alam mo, yes, ako, that's true. Looking at the perspective of the economy, syempre, yung recovery ng mga businesses and of course, the other things, it will take time. So, while we are waiting for that to happen, dapat we are managing our financial risk specifically. Yun. Yeah. Yes. So, ano ba ang basic risk management, Adriel? Okay. So, to start, no, kailangan natin iset yung baseline na hindi lahat ng risk manageable. So, there are certain risks na hindi beyond our control. But may meron naman ibang risk na kaya natin in-control. So, for example, investing risk. So, ito yung sinasabi natin na yung diversification. Tapos, matching. Yung principle of matching din. It goes into kasama that. Kasama ba yung pregnancy risk dyan? That's already goal-setting risk, no? So, partner yan. Rienzie, ano, ang risk na na hindi mo kayang i-manage ay yung isasagot sa'yo nung pag-aaminan mo ng pag-ibig mo. Hindi mo makakontrol yung sagot niya. Gagabi. Pero, nakakontrol mo, nasa control mo yung reaction sa kung ano yung kung paano mo tatanggapin yung isasagot nung nililigawan mo. So yun. Oh, diba guys, interesting yung topic natin. Lifeless. May probability din tayo na kailangan consider kung low probability ba or high probability pa itong risk. Yes. So part din yan, diba, yung diniscuss natin dati, yung insurance, no? But it also applies sa investing because meron tayong iba't ibang investments, di ba? From bonds to money market to stock market. So, different types of investments have different types of potential risk and potential return. So, kailangan, di ba, natin i-mix and match tapos as much as possible negatively correlated din sila, di ba? So, what you're saying is, dalawa yung kailangan i-consider. Yung mga bagay na nasa control natin at saka yung mga bagay na wala sa control. And yung probability na mangyari itong mga bagay na to. So, considering those factors, yun yung mag-dictate kung paano natin i-manage yung risk natin. So, yes. With respect to investing, ano ba yung mga
ano ba, examples or illustrations on how we, na... how we applied itong risk management na to. Sige. Sa application. Saka, ano eh, as I understand, pagdating sa risk, you can either reduce it, di ba? Or kung hindi mo siya ma-reduce, ma-eliminate mo siya or vice versa, di ba? Kung hindi mo siya ma-eliminate yung risk, then you just reduce the risk, right? Mm. Yes. Like sa investing, yeah, maraming risk yan. Pero yan, sige, ano yung mga risk ba sa investing na present? At paano natin i-manage yung risk na yan? That's the better question. First is yung investing risk, yung pagwala ng pera, di ba? Sa trading or when we do peso cost averaging, di ba? Because yung stock market is very volatile, no? So it moves up and down every day. And if we just do, let's say, one-time investing, hindi guaranteed natataas yan over time. It's still depending on the stock that we choose. So to manage the risk, there are a lot of strategies. So one is maybe we can choose other stocks, no, in different sectors, wag lang in one sector, no. I like to emphasize that. Minsan kasi nag-invest yung mga tao per isang sector lang, so nagkaroon sila ng sector risk. So you have to diversify in multiple sectors para lang in case if one goes down, tapos yung isa tumaas, okay yung portfolio mo. So, no, kumbaga, okay. hindi ka balagoong all throughout. Oo, di ba? I think the sector risk is also, ano, could be termed as concentration risk. Concentration risk, yes. Tapos, another way is actually matching it with another investment, no? Let's say, may stock market ka, no? Let's say, it's giving 12%, 10%, no? Medyo high na, but let's say, ganyan yung example. Then, you want to reduce the risk of your investment, you can look into bonds, no, so that you can match it. Though may certain trade-off tayo in terms of return, at least you manage the risk such that in case down yung market, let's say down yung stock market ngayon, at least taas yung bond market natin. No? So at least you still have a gain. So that's one of the few examples I can give. Para hindi naman mag-nosebleed yung ano natin, audience. Yun lang? For now. Oh, sige. Naglista pa naman ako ng mga maraming risk na alam ko pagdating sa investment. Because marami kasing risk. Interest risk. Systemic risk. Oh, yun. Yung systemic risk. What we do is, of course, since there are different types of risk pagdating sa investing, I believe na hindi natin kayang iwasan yung lahat ng klase ng risk. Ang magiging desisyon natin dyan is pipiliin natin kung ano yung risk na acceptable sa atin. That's and, right. Yun yung magdidictate kung ano yung investing decision natin. So, for example, I know that one way to avoid risk, one way to manage risk is to avoid it totally. Meaning, kung ayaw mo ng investment risk, hindi ka nalang mag-invest. Pero, anong ibig sabihin nun? Meron kang ibang risk na makukuha. For example, yung inflation risk yun. Inflation risk yung saving account mo, no? So, yes, ang tanong sa'yo ngayon, anong mas gusto mo? Acceptable ba sa'yo na exposed ka lang sa inflation risk? Pero so para mo ma-avoid yung mga iba't ibang klaseng risk sa pag-iinvest, di ba? So if you can live with that, then I guess we can respect that decision, but also you should be aware na meron ka ring mga opportunities na nami-miss by not investing. And syempre sa isang investor importante yung risk tolerance niya, di ba? So yung sinabi ni yung sinabi ni Adriel kanina na you invest in different types of investments, that's part of management na i-reduce mo yung risk mo through diversification or probably sharing yung risk by probably investing in investment funds, diba? So marami kayong investors doon. That's also one way to manage risk. And I guess kung talagang malakas ang loob mo, you can not, ano, you can just ignore the risk and invest, di ba? Let's say you're just investing money na you can afford to lose. Then, one way to manage risk is to just ignore it. Alam mo yun? Just retain the risk, no? Para sa akin, yun yung mga paraan ko para i-manage yung risk when it comes to investing. But the key is really finding the
the management strategy na acceptable sa iyo, yung hindi ka, that's right, ano, hindi ka nanakawan ng tulog, no? So hindi ka mag-worry, hindi ka ma-anxiety. Yeah. Saka bukod pa doon, dapat yung risk mo would be to bring you towards your financial goal. Diba? Yes, yes. Uh-huh. Like for example, may isang risk na tinatawag ay FX risk. Yeah. Or foreign exchange risk, kasi may mga viewers tayo na gusto mag-dollar, you know, just for the sake of investing in US dollar. Kaya lang dito sila nabubuhay. Alam mo yun, yung kaso sila dito sa Philippines, dito sila magre-retire. So, kumbaga, syempre, pag nag-invest ka sa dollar any other currency, kapag binalik mo sa peso yon, hindi ka sigurado na baka mamaya yung kita mo doon, pag binalik mo, the currency goes against you, then baka makain pa yung return mo. Diba? Mm-hmm. Tapos, may mga investor din na puro Philippines lang ang investment. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Na ang tinatawag naman doon is country risk. Syempre nga naman, kung pag nasa Pilipinas ka lang, tapos isipin mo, buong portfolio mo na stock market, Philippines lang. Eh pag bumaba yung Philippine stock market, then wala ka na. But if you diversify to other countries, then at least whatever happens to the Philippine market, like kunwari, meron ka sa US or, you know, Europe or Southeast Asian countries. Southeast Asian countries. Then, at least yung portfolio as a whole, hindi siya bababa as, ano, as big. Ayun. Mm-hmm. Tapos, meron pa, nakikita ko, mag-invest ako sa mga preferred shares or mga, you know, yung mga bonds or whatever. Ang risk naman doon is that, baka, tapos, may feeling nila, doon nila iaasa yung, ano, yung financial plan nila or investment plan nila. Kaya lang, ang problema naman doon is call risk. Baka mamaya, inaasa mo yung pera mo doon for the next 10, 20 years. Kaya lang, ang risk mo naman doon, which is tawag call risk, baka i-recall ng, ano, nung company, yung bond or yung preferred share. Yeah. Which nangyari before with San Miguel. Nako, nag-ano yan, nag-preferred yan. Tapos, kinol yung ano. So, wala. Patay, ganun. Na nangyayari yan kapag bumababa interest rate. Yon, call risk yun. Meron pa isang risk. Oh, recall, yes. Ano, no, kukunin ng company, pabalik kukunin yung mga preferred share. So, wala kang choice. Kundi, isolid sa kanya. So, mawawala yung dividends na siguro nakasanayan mo na nare-receive through the preferred shares. Which is also the same sa mga fixed bonds, income instruments sa mga bonds, no? Callable. Asa ka sa mga doon sa dividends na binibigay ng bonds mo tapos biglang babawiin sa'yo, no? Which happens kapag ang interest rate environment, no, pababa. Eh, ang Philippines ngayon, I mean, syempre, pababa kumpanya ka. Bakit? Ako, kunwari, ako si San Miguel. Eh, kung pababa interest rate, bakit ako magbibigay ng 7%, di ba, na dividendo? Kung pwede naman ako magbigay ng 5%, so nakatipid pa ako. So, pag pababa interest rate environment, bihado, cold risk ang kakaharapin mo. Meron pang isa, fund manager risk. Ayan, tinakikita ng mga investor yan. It's the risk na yung fund manager might make a wrong call on the fund na minamanage niya. Kaya maganda rin sa mga ano natin, no? Sa mga nag-invest, lalo na sa mga UITF, sa mutual fund, spread din natin yung investment natin sa iba't ibang fund manager. Siguro yung mga top 25%. Kasi, di ba, kung makikita naman nila, wala naman talagang nagda-number one agad dyan eh. Yes, or number one consistently pagdating sa return. So, ano rin natin yan. I-manage din natin yung ating fund manager risk. Ito, yung favorite ko na isa. So, mga, di ba, may video tayo on MP2, on pag-ibig. Yeah. Tama. Nako, meron akong isang nakitang investment plan. Aba, lahat ng investment. Buong retirement. MP2, ha? Magbibuild ng fund ng MP2, pati education plan ng anak, MP2. Uh-huh. Kaya lang, ang tanong ko sa kanya, sasakto ba yung maturity ng MP2 mo kapag magpapa-enroll ka o magpapabayad ka ng tuition fee? Kasi diba, diba ang MP2, 5 years? 5 years, tapos sa 6th year mo pa makukuha yung dividends. Oh, exactly. Sabi ko, kailan ba mag-aaral 'yan? Sir, ano po, after 8 years. O so after 5 years, pag i-roll daw ang MP2 eh. O so after 5 years, pag ni-roll mo, paano ka makakabayad ng tuition fee kung hindi mo makukuha ang MP2 mo kasi 5 years na naman 'yan. Oh, so ayan, isa 'yan sa mga risk, tawag diyan liquidity risk or yung risk na hindi mo siya mabebenta yung investment mo or maliliquidate by the time na kailangan mo yung pera. Apparent yan sa mga real estate. Yes, I agree. Diba?
Or yung diba, mga kasi, hard assets na hindi mo ma-liquidate. Kasi marami yan. sa mga viewers natin dyan, okay real estate, okay yung condo, lupa, lot, eh, ganyan-ganyan. Kasi maganda, return, etc. Minsan, painting pa nga eh. So, ano? Art, mga art investments. Art. Kaya lang, ang problema mo dyan, eh, halimbawa, na hospital ka ngayon or kailangan mo ng pera, nagkaipita, mabibenta mo ba agad yung lupa sa kayong condo? Mabibenta mo, pero palugi mo ibibenta. Yun na nga. Which defeats the purpose of you investing. Eh, kaya nga nag-invest para lumaki yung pera mo. Eh. So, kaya, babalik tayo dun sa arin ni Adriel kanina. Diba? Dapat diversified tayo. Diba? Hindi lang real estate, hindi lang stock market. So, kumbaga, meron tayo mga investment para makasagot dun sa mga kailangan natin in the future. Oh, yun lang. Yun. Yung mga ibang. Yun. Right, so, sige. Adrian, may gusto ka pang idagdag? I guess that's all for now. No, so those are the different types of risks that you can control. No, wag muna natin i-discuss yung mga risks na hindi natin makontrol, like system risk. Medyo headache yan to discuss. Pag may asteroid na tumama sa mundong ibabaw, wala ka na magagawa. Systemic risk na yun. Kaya yung risk ng pagmamahal yan. High risk, high return. Grabe. Alright. Ayun, so, sige. Again, to summarize siguro, ang risk, of course, may mga risk na wala tayong control. May mga risk tayo na pwede natin makontrol. Maraming iba't ibang klaseng risk. Piliin natin yung risk na acceptable sa atin, yung kaya natin i-tolerate. To manage yung mga risk na within our control, we can, of course, number one, avoid it at all. Avoid it totally kung ayaw talaga natin. We can reduce it. We can choose to share it with others or kumbaga parang diversify. Or kung talagang malakas yung loob natin, you can actually ignore the risk if it's something that fits your personality. The point is, there are lots of ways to manage the risk that we can control or we have control over it. So, wag lang basta invest ng invest at habol ng high return. So, tama. Meron tayong risk na dapat i-consider. Yun. So, that's our video for this week, I guess. So, I hope may natutunan kayo. If you learn something new, then please give this video a thumbs up and share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. Yes, and don't forget to hit that notification bell para wala kayong ma-miss. All right. So that's it for our video. Thank you for watching and see you again next time. Bye-bye. Bye guys. Ingat.